Si Laura ay lagi namang nakatutok sa kanyang pinakawalang pera. Ang 500,000 pisong ipinagkaloob niya kay Aya bilang down payment ay dapat magkaroon ng resulta. Ngayong halos 2 buwan na ang nakalipas, dapat lang may follow-up siya sa babaeng ang misyon ay wasakin ang puso ni Rafi Jeronimo. Inutusan niya ang ama at ina na bisitahin si Aya sa bahay ni na Rafi. At dahil hindi naman sila kilala ni Aling Tomasa, dahil bago pa lang sina Papa Panotso at Mama Candelaria sa Boulevard, nagtaka ang matandang babae sa 2 bagong dating. Sino pong sadya nyo? Tanong niya sa 2 tipong don at don niya kung umasta. Sigurado si Aling Tomasa na mga mayayaman na mga ito, new rich, mga bagong yaman. Que tengo mas yayas de saya? Madam, are we in agreeing that they live here? At this point in time of the hour of a lady of the province by the name of Aya? Natulala si Aling Tomasa. Sinalakay ba siya ng mga alien? Bakit Aya lamang ang nauunawaan niya sa mga pinagsasabi ng mga taong ito? Ipagpaumanhin niyo po, pero ako po ay hindi masyadong nalinawan ang iyong ibig sabihin. Magalang na sabi ni Aling Tomasa. Gumalaw-galaw ang nguso ni Papa Panotso. Itinaas pa ang kilay. Tandang naiinis siya sa kakulangan ng kausap. Si Mama Candelaria ay kay taray ng porma. Supladang suplada ang dating. Saan ba galing ang nanay yatang ito ni Rafi at hindi sila maintindihan? Si Papa Panocho ang napilitang magtagalog. Sabi ng aking misis, dito ba raw nakatira si Aya? Sabi ko naman sa salitang English, kung ang probinsya ng si Aya ay dito naninirahan. Ganun lang po kasimple. Nagpakahinahon si Aling Tomasa. Maya-maya na siya bubong halit ng tawa. Promise. Dito nga po, sino po ba sila? Kalmadong nagtanong ang ina ni Rafi. Mi Mama Candelaria. Dela Laura. Papa Panotso mi esposo and Tata Laura. Utang na loob. Gusto na yatang ibulalas ito ni Aling Tomasa. Nagsisikip na yata ang kaning dibdib. Labi siyang kinukonsumi ng 2 taong ito. Naunawaan naman niyang ang mga ito ang nanay at tatay ni Laura, ang nanalo sa loterya na ngayon dito na rin sa Boulevard Street nakatira. So, ito pala ang 2 tao na nakita noon ni Rafi na nagagalit ng gusto kay Aya. Ang mayabang na ama at ina ni Laura na nais alipinin ng dalaga bilang kabayaran ng inutang umano ng ama ni Aya. Malulupit ang mga taong ito na isaloob pa ni Aling Tomasa. Gusto po naming makausap si Aya. Sa tuwid na Tagalog ay nagsalita si Papa Panotso. Nagkataong wala si Rafi. Gayunpamay napilitang iharap ni Aling Tomasa sa 2 panauhi ng dalaga. Halos alam naman ni Aya na ganito ang script, more or less. Dapat pala ay arte siya ayon sa sitwasyon. Kunwari ay kinakabahan siyang lumabas at humarap sa parents ni Laura. Magandang araw po, Papa Panocho, Mama Candelaria. Entonces, que pasiara na ba siyo, impunto? Minsan pang minorder ni Mama Candelaria ang salitang Espanyol kung nakapagpasya na raw ang dalaga. Po, hindi nagets ni Aya ang sinabi ng maladonyang ginang. My half is asking you, Aya. If indeed you are agreeing to serve our purpose for a lifetime already. Ang aking kabiyak ng dibdib ay nagtatanong. Aya, kung papayag ka bang magsilbi sa amin panghabang buhay? Ibig sabihin ni Papa Panocho. Hindi na napigil ni Aling Tomasa ang matawa ng malakas. Pinandilatan niya si na Papa Panocho at Mama Candelaria. Nagbehave naman agad si Aling Tomasa. Nag-apologize pa nga. Sorry po. Kundi malakas ang willpower ni Aya, kanina pa rin siguro siya napabunghalit ng tawa. Kaso ay drama ang hinihingi ng kanyang papel, hindi comedy. Tumingin sa orasan si Aya. Parating na po ang lalaking nangangalaga sa aking kapakanan, Papa Panocho. Mas tamang siya ang inyong kausapin. Siya ang magpapasya. Napapabuntong hiningang tumingin kay Aling Tomasa si Aya. Halos alam na naman ng matandang ginang na si Rafi ay may malalim lang pagtingin sa kanya. Sumigunda si Aling Tomasa. Tama po yon. Ang aking anak na si Rafi ang parabang abogado nitong si Aya.
Makapaghihintay ba kayo? Nagtanguan si na Papa Panocho at Mama Candelaria. Na ibig sabihin ay mauupo na muna sila sa simpleng balkonahe ni na Rafi para hintayin ang pagdating ng binata. Misyon nilang pakiramdaman ang damdamin ni Rafi kay Aya. Kung ito ba ay napapaibig na ni Aya. Gusto lamang dumating na agad si Rafi mula sa opisina. Hinagod niya ng formal na tingin ang mga magulang ni Laura. Naligaw kayo. Para kay Alamero, kay Yaya Consejo Aya. Banat ni Mama Candelaria. Naaiwan kung ano ang ibig sabihin. Wala sa mood tumawa sa mag-asawang ito si Rafi. Inis na nagsalita siya sa ama ni Laura. Pakitagalog nga ho. Nais lang daw alamin ng misis ko kung payag nang paalila sa amin si Aya o magkakademandahan pa. Umusok yata ang bunbunan ni Rafi sa galit. Inakbayan niya protectively sa balikat si Aya. At sa maemosyong tinig ay nagdeklara. Hindi mangyayaring paalipin sa inyo si Aya, lalo na sa inyong mayabang na anak na si Laura. Bahagya ng nayanig si na Papa Panocho at Mama Candelaria. Ang nakikita nila ay ang nalalapit na tagumpay ng plano ng kanilang anak na mayaman. Na si Rafi ay umiibig na sa kanilang alaga. Mauhulog na sa kanilang bitag. Pero kailangan kumpirmahin nila. At bakit naman sobra yata ang pagpapahalaga mo sa dalagang yan, Rafi? Dahil ba napakaganda ni Aya at may masama kang motibo? Pati dapat itanong ay dikta ni Laura sa mga magulang. Lalong nagalit si Rafi sa maling bintang. Hindi masamang motibo, Mr. Panocho, kundi isang malinis na hangarin mula sa puso. Si Aya ay panay ang lunok. Handa na bang aminin ni Rafi na siya ay mahal nito? Pati si Aling Tomasa ay naghihintay ng sasabihin pa ng binata. Are we in agreeing here that indeed you are in love with love to the lady of the province, Mr. Jeronimo? Ibig ba raw sabihin ni Rafi ay in love na ito sa probinsyana? Naintindihan naman ni Rafi ang bako-bakong English ni Papa Panocho. Yes. Yes, I'm madly in love with Aya. At pwede niyo uling sabihin niyan sa inyong mayabang na anak. Taas noong umalis na ang mag-asawang mukhang don at donya. Sumakay sila sa naghihintay na van. Masuyong inakbayan ni Rafi ang dalawang babaeng mahalaga sa kaniyang buhay. Sina Aling Tomasa at Ana. Nakaunawa naman ang ina. Iginalang ang damdamin ng anak. Wala naman ako maipintas dito kay Aya, anak. Kung kayo na nga ang itinakda ng langit, payag na payag ako. Si Aya ay hindi makaimik. Hindi niya alam ang dapat sabihin. Mas lalo sigurong tamang sabihin na hindi niya matanggap na nais ring bumigay ng kanyang puso. Nais na ring ibulalas na may pagtingin siya sa lalaking ito ng Boulevard Street. Nagawa naman niyang pigilin ang sariling damdamin. May script siyang dapat sundin. May malaking perang naghihintay sa kanya pagdating ng tamang panahon. Saka hello, bayaran siya, remember? Huwag siyang mag-ilusyon na iibigin pa rin siya ni Rafi once malaman na nito ang katotohanan ng kanyang buhay. Nagdududuwal at nahihilo tuwing umaga si Aya. Hindi na ito nakaila kina Rafi at Aling Tomasa. Aya, matindi ang kaba ni Rafi. Aya, iha, sintomas yan ng morning sickness. Na ibig sabihin ay baka buntis ka. Napahagulhol na ang dalaga. Delayed ang kaning mens. Halos 2 buwan na. Napasaklolong tumingin kay Rafi si Aya. Hindi naman nagdalawang isip ang binata. Nagtapat sa ina. Inay, nagalaw ko na po si Aya. Ilang beses na po kaming nakalimot. Nayanig si Aling Tomasa pero saglit lang. Natwiray niya'y pareho na namang nasa tamang edad si Rafi at Aya. Saka pareho namang professional na ang dalawa, di ba? Si Rafi ay head engineer. Si Aya ay teacher sa probinsya. No problem kung gayon. Binulungan niya ang anak. Rafi, patingnan mo agad sa doktora itong si Aya. Baka buntis. Buntis nga si Aya, sabi ng OB-GYN. Lumalakad na sa 2 buwan. Tuwang-tuwang ipinagbunyin ni Rafi ang nalalapit na pagiging ama. At muling inulit-ulit kay Aya ang mga katagang nais sumunaw sa puso ng nababalat kayong bayarang babae. I love you so much, Aya. Tinawagan ni Laura sa cellphone si Aya.
ang babaeng bayaran ni Jackie. Napain niya ngayon kay Rafi Heronimo. Napakislot si Aya nang mabosesa na ang babaeng magbibigay pa sa kanya ng yaman one of these days. Masasabi ba niya kay Laura na tuliro pa siya? Saka pwede bang saka na lang siya utusan ni Laura na ibagsak si Rafi? Yes, sabi niya sa cellphone. Makinig ka, Aya. Sabi mo sa akin ngayon clearly kung tama ang report ng parents ko na in love na nga sa'yo si Rafi. Is he or is he not? Napalunok ang dalaga. Masasabi ba niya kay Laura na naging komplikado ang lahat? Na siya ay nabuntis? Na siya ay umiibig kay Rafi. Kahit pa nga her practical mind says, dapat niyang kalimutan ang binata and go for the money? Aya, sagot! Taray ni Laura sa kabilang linya. Oo, tama. Mahal na niya ako, Laura. Huwag ka maingay, huwag mo na nga sabihin ang name ko. Baka may makarinig sa'yo dyan. Nasa office si Rafi. Si Tita Tomasa naman nasa palengke. Nasisiyahang nagpatuloy si Laura. Okay, ako nang bahala. Dyan ka lang muna. Ilang araw na lang i-ending na. Makukubra mo na sa akin ang pera mong 1.5 million pesos. Sunod-sunod ang lunok ni Aya. Gusto niyang pigilan si Laura. Pero paano na ang napakalaking pera? Saka ano ba siya, gaga? Baliw na nag-iilusyon na naman na siya iibigin pa rin ni Rafi kahit siya sa totoong buhay ay hindi pala teacher kundi isang bayarang babae sa Cheers. Hello, Aya? Naiinip na sa sagot niya si Laura. Sige, handa na ako. Nabigla lang siya, hindi pa siya handa. Good. Nag-off na ang line ni Laura, nais magpanik ni Aya. Oh, gal. Paano tatanggapin ni Rafi ang lahat? Ang lahat-lahat ng mga ito. This charade? Ang malaking kasinungalingang ito. Bakit napakahalaga na pala sa kanya ng damdamin ni Rafi? Hindi yata niya makakayang makita itong wasakang puso. Ito ba ang kapalit ng milyones na matatanggap niya? From Laura? This is hell. Duda siya kung kaya niyang tanggapin ang masasakit na salitang ipupukol sa kanya ni Rafi. Loka kasi siya. Hindi na lang sumunod sa script nila ni Laura na bawal ang umibig kay Rafi. Her foolish heart is madly in love with him. After several weeks, ay nahuli rin ang barkada si Rafi. Araw ng Linggo. Natsyempuhan siya ni na Falco at Farlo, Jonathan, Asunta at Concha sa bahay. Ano bang nabalitaan namin meron kayatang magandang babaeng kinukupkop, Rafi? Si Farlo ang nagbukas sa gandang topic. Aba, hindi ko alam yan ah. Saba naman ni Jonathan. Walang kaalam-alam ang lalaking ito na sangkot sa nagaganap kay Rafi ang asawa niyang si Laura. Guys, listen. Ang totoo, ibabalita ko nga sa inyo ang major change sa buhay ko. I'm in love with a wonderful lady. At nabuntis ko na siya. Mangha ang mga kabarkada. Ganito pala kabilis sa babae ang Rafi'ng ito. Before they know it, ay nai-in love na pala at nakabuntis na. Nagkatawanan na ng mga lalaki. Grabe ka pare, nauna pang buntisan kaysa kasal. Teka, may kasalan ba? Oo naman, sabi ni Rafi. Nakasimangot sina Concha at Asunta. Bilang mga babae ay alam nilang nakagawa ng mali sa kabaro nila si Rafi. Ipakilala mo naman sa amin, Rafi, ungot ni Falco. Sina Jonathan at Farlo ay natatawa lang. Sure, tatawagin ko maya-maya, pero salamat nga pala sa mga in-laws nitong si parang Jonathan. Dahil sa kanila kaya ako nakilala si Aya. Medyo nagulat si Jonathan. Talaga? How come? Hindi mo alam, parang Jonathan. Nadaanan ko sa street ang in-laws mo na pinapagalitan si Aya. Dahil nagbago ng isip si Aya na maging maid sa in-laws mo habang buhay, kapalit ng 1 million pesos na inutang ng father ni Aya sa asawa mong si Laura. Napilitang ibida ni Rafi ang detalye. Iiling-iling si Jonathan. Mga pare guys, lalo na sa iyo Rafi, wala talaga akong nalalaman sa sinabi mo. My wife didn't tell me. I'll ask her mamaya. Imagine inilihim sa akin tong tungkol sa utang ni Aya. Huwag mo namang pagalitan, Jonathan. Baka naman mga in-laws mo lang pala ang nagpautang. Nagpayo si Asunta. Napabuntong hininga si Jonathan. Ayaw niyang isiping si Laura ay may kung anong plano na naman.
Well, anyway, ipakilala mo naman sa amin si Aya, Rafi. Nang makaharap na nila si Aya, nagkakaisa ang magkakabarkada na dapat ngang ma-inlove agad dito si Rafi. Napakaganda pala naman talaga ng babaeng ito. Kamusta kayong lahat? Bati ni Aya. Mabuti pa rin. Halos sabay pang corning sagot ni Concha at Asunta. Ang mga lalaki naman ay excited na nginitian si Aya. Pero si Farlo ay natitigilan. Have I seen you somewhere, Aya? Hindi maalala ni Farlo kung saan niya nakita si Aya. Oh my God, nagpunta na si Cheers sa lalaking to. Baka namukahan ako. Kalmado lang ang mukha ni Aya pero nais na yata niyang magpanik. No, I don't think so. Sa province ako nakabase. Sagot niya kay Farlo. Picture siya doon. Masiglang dugtong ni Rafi habang nakaakbay kay Aya. By the way, sweetheart, uwi pala tayo sa inyo. Patuloy ni Rafi. Kakausapin ko na ng formal ang parents mo about us. Pwedeng tumuloy? Nakasungaw na pala sa pinto ng salas ni na Rafi si Laura Sandico. Labs, sinundan mo pa pala ako. Nakangiting sinalubong ni Jonathan ang asawang napakayaman. Pinatuloy naman ang barkadang babaeng nais kainisan pero inuunawa pa rin alang-alang kay Jonathan. Sit down, Laura. Feel at home. Nakangiting sabi ni Rafi. Si Aya ay namumutla. Ngayon na ba ibabagsak ni Laura ang sikreto nila? Rafi, hindi ko naiwasang marinig ang usapan kanina. So, nabuntis mo na pala si Aya and you intend to marry her? Well, that's fine with me. Pero dapat ko sigurong ipaalam sa iyo kung sino talaga si Aya. Napakunot noo si Rafi. I beg your pardon? Ano ba ang karapatan ng Laurang ito na pakialamanan pa si Aya? Dahil lang sa utang ng ama ni Aya? Rafi, ang babaeng nabuntis mo at nais pakasalan ay pain ko. Nagad mong sinunggaban. You took my bait easily. Pinamulahan ng mukha si Rafi. What do you mean? Babaeng bayaran sa cheer si Aya, hindi teacher gaya ng akala mo. Malakas na sagot ni Laura. Nayanig ang lahat, lalo na si Rafi. Tumigil yatang bigla ang ikot ng mundo sa kanyang narinig. Si Aya ay nais na yatang matunaw. Hindi niya naikondisyon ang sarili na maging handa sa sandaling ito. Si Jonathan ay iiling-iling. Nais na namang manggigil sa galit kay Laura. Sina Concha at Asunta ay gusto nang sabunutan si Laura. Anong klaseng babaeng ito na wala yatang hangat kundi wasakin ang mga taga Boulevard? Napaigtad si Farlo. Naalala na niya kung saan nakita si Aya. I remember now, sa Cheers pala kita napansin, Aya. Luha ang napatakbo ng pabalik sa bungalow si Aya. Hindi na niya hihintayin pang makita ang susunod ng mga eksena. Lalayo na siya agad sa Boulevard upon Broken Dreams. Ang sumunod na tatlong araw ni Rafi mula mawala sa buhay niya si Aya ay ginugol ng binata sa pagmumukmok, paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ang tunay palang pangalan ng babaeng nakapeke sa kanya ay hindi Aya, kundi Maya. Base sa sinabi pa ni Laura, naabandonado at high school lang ang natapos. Napakalaking niyang hangal. Tama si Laura Sandico. Umibig agad siya at nambuntis ng babaeng ni hindi muna niya inalam ang buong pagkatao. Ngayong magkakaanak siya sa isang babaeng bayaran, hindi niya ito matatanggap. Hahanapin pala niya ang Aya na ito. Hindi niya papayagang isilang ito ang kanilang anak. Medyo lasing pang pinuntahan ni Rafi ang bahay ni na Laura at Jonathan sa Boulevard. Laura! We must talk! Lumabas ka! Wala si Jonathan. Ang lumabas sa malaman siya ng bahay ay si na Laura at Papa Panocho. Si Laura ang nagtaray. Anong kailangan mo, Rafi? Saan ko makikita ang babaeng pakawala mo? Bulyaw na tanong ni Rafi. Search me, hindi ko alam. Baka nagbalik sa Cheers. Napakasama mo. Ahat ka dito sa Boulevard. Thank you. Nangaasar pang sagot ni Laura. Bago pa nakasagot muli si Rafi, ay napagsarhan na siya ng pinto ng magama. Dala ang kotse na sumugod si Rafi sa Cheers. Matapos itanong kay Farlo ang address ng club nito. Si Jackie ang kanyang nakausap. Wala rito, hindi na nagpakita. Subukan mo sa apartment ng mga babaeng bayaran sa duluhan. Baka doon nagbalik.
Finally ay nagkita rin si na Rafi at Aya sa apartment na occupied ng mga babaeng bayaran. Nayanig si Aya sa itsura ng lalaking nais mahalin. Nakikita niya sa mukha nito ang labis na paghihirap ng loob na may kasamang matinding pagkasuklan. Kung maaari lang ay nais na niyang yakapin ang lalaking ito. Payapain, bigyan ng comfort. Rafi, patawarin mo ako. Kailangan ko ang pera kaya napapayag ako ni Laura na. Shut up! Naparito ako para dalhin ka sa doktor. Luhaan si Aya pero sunod-sunuran kay Rafi. Sakay na sila ng car ng binatang taga Boulevard. Doktor, ipapalaglag mo ang bata ha, Rafi? Oo. Dahil hindi ko maaatim na magkaanak sa'yo. Ibalato mo na lang sa akin ang baby, Rafi. Please, huwag mo siyang payagang mawala rin sa akin. Ipinapangako kung bubuhayin ko siya ng maayos. Magpapakalayo-layo na lang ako. Kami na magiging anak ko. Matatahimik na ang buhay mo. Isang matalim na matalim ang titig na itinugon ni Rafi sa babaeng dati ay lahat sa kanyang buhay. Kung kailan ilang metro na lang ang layo nila sa bahay ng doktor ay saka biglang nagpreno ang binata. May naalalang itanong kay Aya. Ang pinagtataka ko, paano nangyaring bayaran ka? Pero nakuha kita na birhen. Luha ang tumingin sa binata ang magandang dalaga. Would you believe? Kahit bayaran ako, hindi ako nagpagamit o nagpagalaw sa mga lalaki na hindi ko mahal. Nawala ang kalasingan ni Rafi. Are you telling me na nagpagalaw ka sa akin all the way? Dahil mahal mo ko? Luhaan pa rin tumangos si Aya. Swear to God. I love na talaga ako sa'yo, Rafi. Nakatigil pa rin ang kotse. Tahimik na tahimik si Rafi habang katabi pa rin ang luhaang si Aya. Tanaw niya ang bahay ng doktor. Isang desisyon lang at mawawala na ang bata sa sinapupunan ni Aya. Maaari na rin niyang kalimutan ang babae nito forever. Panay ang buntong hininga ni Aya. Maya-maya ay nagsalita si Rafi. So tell me, Aya, what do you intend to do sa napakalaking perang kapalit ng paluloko mo sa akin? Gusto kong malaman mo. Wala na akong planong kunin kay Laura ang nalalabi pang 1.5 million pesos. Nasira na kasi ako sa kasunduan namin na hindi ako dapat lumibig sa'yo. Oh, really? Naaliw ako. Sarkastikong sabi ni Rafi. Kung papayagan mo akong buhayin ang bata, ang natanggap kong down payment ay sapat na para sa amin mabuhay ng disente. Malayo sa'yo, Rafi. Pangako pa rin na hindi malalaman ng baby na ikaw ang ama niya. Maaari ka na mabuhay nang wala kang iintindihin. At paano naman ang puso kong niloko mo, Aya? Akala ko talaga matinukang picture. Napayuko ang dalagang buntis. Ano ba ang nais mong gawin ko? Para lang makabayad ako ng atraso sa'yo, Rafi. Wala kapatawaran ang ginawa niyo sa akin ni Laura. Humikbi na naman si Aya. Siya ang hirap na hirap sa pagdurusa ng lalaking pinakamamahal. Ibinalik ni Rafi ang kotse. Nagtuloy sa inuupahang apartment ng mga babaeng bayaran. Nakahinga na maluwag si Aya. Ibig sabihin ay hindi na ipapalaglag ni Rafi ang kanilang baby. Go! Binuksan ni Rafi ang pinto ng kotse. Pinalalabas na si Aya. Salamat, Rafi. Luha ang palayo na sa sasakyan ang dalagang buntis. Piyakin mong hindi na tayo magkikita. Aya, I hate you! Tumango si Aya. Wala pa rin tigil ang luha. Pinasibad na ni Rafi ang kotse palayo doon. Sa Boulevard of Unbroken Dreams, nagtatanong sa sarili si Rafi habang malungkot na nakatanaw sa buwan. Siya ba ang unang casualty ng kanilang lugar? Siya ang bukod tanging binigo ang pangarap? Nakatagpo nga siya ng babaeng minamahal ay mali naman. Kundi nga lang masamang tumapos ang buhay ng tao, marahil ay matagal na niyang tinapos ang buhay ni Laura. Imagine, nagawa siyang paglaruan ng babaeng ito. Si Jonathan ay matagal nang nag-apologize sa kanya sa ginawa sa kanya ni Laura. Ang sagot niya kay Jonathan, wala kang atraso sa akin, si Laura ang meron. Pero next to impossible na sigurong asamin na si Laura mismo ang hihingi ng tawad sa kanya. Alam ni Rafi. What now? Saan napupulutin ang kanyang buhay?
Lagi pa naman siyang dinadalaw ng mga kaibigan. Pinapayuhan siya, binibigyan ng pag-asa. Ang sabi ng nanay niya, si Aya ay biktima ng kahirapan pero basically ay mabuting tao. Sa nanay daw niya ay walang uri-uri ang tao base sa pinagdaanan. So what kung dating bayaran si Aya? Ibig bang sabihin ay habang buhay na itong masama? Okay, nang loko sa kanya si Aya. Kapalit na malaking pera. Eh di ba nga sabi ng nanay niya ay dahil nagkataong mahirap si Aya? Kung si Aya ay hindi mahirap sa buhay, natitiyak daw ng nanay niya na malayo na ang narating ng babaeng ito. Napapwesto na raw sa disenteng bahagi ng komunidad, sabi pa ng nanay niya. Sinabi niya sa nanay niya, wala pang karanasan si Aya nang makuha niya. Ipinaalam din niya sa nanay niya ang sabi ni Aya na ito ay nagpagalaw lamang sa lalaking minamahal. Siya ang lalaking yun, siya lamang. Ay naku Rafi anak. Pinalalaki mo ang isang problemang kung tutusin ay wala naman. Kahit gabi ay nag-jogging siya sa kahabaan ng boulevard. Nais niyang tanggalin ang mga cobwebs sa kanyang magulong utak. Naalala niya ang mga babaeng naging matagumpay sa boulevard upon broken dreams. Di ba mayroon dating mandurukot na tumino at nakapag-asawa ng mayamang gwapo? Di ba may isa pang babaeng dating bayaran na masigla ng kabilang ngayon sa matatagumpay na tao sa kanilang lugar? At di ba mayroon ding babaeng hindi maganda ang hanap buhay na napabuti na rin ang buhay? Naalala rin niya ang dating bikini car wash girl na nakapag-asawa rin ng disente at ngayon kagalang-galang na. Si Aya naman na hindi kriminal, lalong hindi naging kabit ng kung sino-sino. Bayaran nga pero nanatili namang walang karanasan hanggang siya na ay matagpuan. Siya ang nakauna kay Aya. At di ba disenteng babae lang ang papayag na huwag ipalaglag ang bata? At isinumpa ni Aya sa Diyos, talagang nailove ito sa kanya. Napalunok si Rafi habang nagja-jogging pa rin. Tumapat siya sa bahay ni na Jonathan at Laura, nag-doorbell. Si Laura ang humarap sa kanya, tulog na raw si Jonathan. Anong problema mo, Rafi? Ikaw ang problema, Laura. What? Mali ka kung inaakala mong nawasak mo ako. On the contrary, blessing ang binigay mo sa akin. Dahil liligaya pa rin kami ni Aya. Nagngit-ngit ang kontrabida ng boulevard, pero humirit pa rin. Bahala ka sa buhay mo, basta alam kong nagdusa ka, Rafi. Imbitado ka sa aming kasal, Laura. Bye-bye. Gigil na isinara ni Laura ang pinto sa pagmamadali ay nauntog tuloy. Kainis! Wala na sa apartment ng mga babaeng bayaran si Aya. Nakalipat na siya sa isang simpleng paupahang bahay sa Sampaloc. Nagbukas siya ng maliit na sari-sari store. Siya ang nagmamanage sa tulong ng isang maid. Malaki na ang kanyang tiyan. 5 months na. Manang Aya, may bumibili ho ng tinapang tunsoy. Makulit ho. Gusto ay kayo pang magbenta sa kanya. Ang maid ni Aya ay inabala pa siya sa kusina. Wala naman sa loob na nilabas ni Aya ang bumibili. Gulat na gulat siya nang makita ito. Ikaw ang bibili ng tinapang tunsoy? Tumangon lalaki, ngumiti ng napakatamis. Papakyawin ko, pati ang may-ari. Napaluha sa galak si Aya. Kailan pa niya inasam na muling makita ang lalaking tangi niyang minamahal? Kumusta ka na? Kay tagal kitang hinanap mula umalis ka ng apartment. Thank God natagpuan din kita. Napalunok si Aya. May panibago ba ako atraso? Wala, ako ang may malaking atraso sa'yo na ngayon nais kong ituwid Aya. Sa halip magtanong pa, patakbong yumakap na lang si Aya sa lalaking kay tagal pinalabikang muling makita at walang tutol na tinanggap niya ang mahabang halik sa kanyang mga labi ng gwapong lalaki. Saka siya bumulong dito. Totoo na ba ito, Rafi? Sunod-sunod na tango ang itinugon ng binatang taga Boulevard. Ang hindi natapos niyang pag-awit noon ng national anthem sa resepsyon ni Laura at Jonathan ay ngayon itutuloy ni Rafi sa mismong kasal nila ng buntis niyang bride. Magandang maganda si Aya sa damit pang kasal. And she's glowing, maligayang maligaya. Akalain ba niyang tatanggapin pa siya ng mababait na taga Boulevard? Ang reception, gaya ng nakaugalian. Idinao sa kahabaan ng Boulevard Street. Ang lyrics ng awitin ay si Ayang sumulat. Inawit na ni Rafi. Ngayon lang ako nakadama ng tunay na ligaya.
dahil mga tao dito ay tunay na masasaya. Dito sa Boulevard Upon Broken Dreams. Gayunpaman, sina Laura Sandico kasama sina Papa Panotso at Mama Candelaria ay umuwi muna sa bahay nila sa Forbes. Magpapalipas ng sama ng loob. At dito na po nagtatapos ang love story nina Aya at Ralphie Jeronimo. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa story nito. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyong subaybayan ang mga susunod pang love story na aming ihahandog sa inyong lahat. Maraming salamat and God bless you all. Love, My Views TV.